Mga Pilipino sa sinaunang panahon ay may iba't ibang kwento ng masaya at simpleng pamumuhay, tradisyon at napakayamang kultura ng ating bansa. Ngayon, isa-isahin natin ang mga lumang larawan ng mga sinaunang Pilipino sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas sa magkakaibang panahon. Ito ang larawan ng Binondo Church, bago ang digmaan at makikita ang pagiging abala ng mga sinaunang Pilipino. Karamihan sa kanila ay naglalakad ng nakapaa at ang pangunahing transportasyon dito ay karwahe ng kabayo at kalabaw. Makikita ang San Fernando Bridge na patungo sa simbahan at sa kaliwang bahagi naman ay matatanaw ang gusali ng Pansiteria de Macanista y Ruem Custo. Ito ang restaurant na nabanggit ni Jose Rizal sa 2 librong na isulat niya. Ito naman ang litrato ng isang Pilipina na nag-aaral magpatakbo ng American bike sa tulong ng 2 lalaki. Kuha ito sa Maynila noong 1904. Litrato naman ito ng isang Pilipina na hawak ang kanyang American bike na kuha noong 1904. Alam nyo ba na kayang-kayang magbisikleta ng mga sinaunang Pilipina habang suot ang kanilang traditional dress tulad na lang ng makikita nyo sa larawan? Bukod doon, bagamat American bicycle ang karamihan sa gamit ng mga Pilipino sa panahong to, hindi Amerikano ang nag-introduce ng bisikleta sa ating bansa, kundi mga Kastila. Katunayan, inintroduce ang bisikleta sa ating bansa noon pang 1880s. Kaya nung dumating ang mga Amerikano sa bansa, patok na ang bisikleta lalo na sa mga local mestizo sa Pilipinas. Ito naman ang larawan ng 3 babaeng Pilipina at isang bata na kuha sa Maynila noong 1898. Ito naman ang larawan ng paginto ng US military vehicle at pag-aalok ng Amerikanong sundalo ng libreng sakay sa 2 Pilipina. Kuha ito sa Maynila noong 1945. Ito naman ang sasakyan sa Maynila sa panahon ng US Reparations Mission sa ating bansa. Kuha ito noong June 23, 1946. Ito yung panahon na unti-unti nang nagiging transportasyon sa Pilipinas ang US military jeep na kalaunan ay naging kilala at naging iconic jeepney ng buong Pilipinas. Ibig sabihin ng jeep na nakikita natin sa mga kalsada ngayon ay dati lang itong military vehicle ng US. Ito naman ang larawan ng mga estudyante ng UP o University of the Philippines. Ito yung panahon ng pagbabalik klase sa mga eskwelahan matapos ang World War II. Kuha ito noong September 12, 1945. Ito naman ang larawan ng 2 Guardia Civil sa main gate ng Fort Santiago na kuha noong late 19th century. Ito naman ang litrato ng mga kabataang naglalaro sa kalye ng Recoletos sa corner ng Cabildo ng Intramuros, Manila. Kuha ito bago ang World War I. Ito naman ang larawan ng isang pamilya sa tabi ng kanilang maliit na tindahan. Kuha ito noong April 13, 1899. Makikita sa background ang lumang pader na tinatawag na Old Spanish Wall ng Intramuros at sa likod nito ay matatanaw ang gusali ng Colegio de San Juan de Letran. Litrato naman ito ng ilang mga Pilipinong nakatambay sa harapan ng Manila Cathedral na kuha noong late 1800s. Ito naman ang larawan ng Puerta del Parian noong 1938. Isa ito sa 8 original gate ng Intramuros, Manila. May kitang ilang mga Pilipino at ilang Guardia Civil dito. Sa kanang bahagi, may kitang mga manok na panabong na isa sa pangunahing pampalipas oras ng mga Pilipino noong panahon yun. Ito naman ang litrato ng ilang Pilipino sa harap ng Puerta de Santa Lucia Gate. Isa rin ito sa sinaunang gate ng World Spanish City ng Intramuros, Manila na kuha noong 1930s. Ito naman ang ilang larawan ng mga Pilipinong nakasakay sa kalabaw sa harapan ng Puerta Postigo del Palacio Gate ng Intramuros, Manila noong late 19th century. Ito naman ang litrato ng isang lalaki na nakatayo sa Revelin del Real de Bagumbayan. Patungo ito sa Puerta Real Gate ng Intramuros, Manila. Kuha noong late 19th century.
Ito naman ang litrato nung in-execute si Dr. Jose Rizal sa Bagong Bayan o mas kilala ngayon sa tawag na Luneta Rizal Park. Kuha ito nung December 30, 1896. May kita sa background ang grupo ng mga sundalo na masasabi nating maaring nasa batalyon ang bilang nito. Nagpapakita lang na hindi ito basta-basta na ordinaryong execution ng mga Kastila. Maraming nagsasabi na peke daw ang litratong ito at reenactment lang daw ito na kinuna noong taong 1912. Pero pinabulaanan ito ng ilang mga historians na hindi peke at talagang authentic ang litratong ito at nag-exist na ito noon pa mang taong 1898. At katunayan ay may kopya pang isang historian ng libro na may kita ang litratong ito. Bukod doon ay may kopya din siya ng magazine ng taong 1911 na kung saan inilabas din ang litrato ng execution ni Rizal. Ibig sabihin, nag-exist na ito bago pa ang 1912 at authentic na litrato nga ito ng execution ni Rizal. Ito naman ang litrato ng isang sundalong Amerikano na katatapos lang maligo. Kuha ito matapos ang World War II ng 1940s. May kita sa kanyang background ang malaking pinsalang dinulot ng digmaan sa Maynila. Ito naman ang larawan ng mga estudyanteng nurse sa St. Paul's Hospital sa Intramuros, Manila. Kuha ito noong 1929. Kabilang sila sa nursing class of 1929 at graduate noong March 17, 1929. Kinilala ang mga babaeng ito sa kanilang apelyido na Yadaw, Fink, Andaya, Abuan, Peralta at Tapawan. Ito naman ang litrato ng mga madre na nagsasagawa ng social service work sa loob ng Walled City, Intramuros, Manila. Kuha ito noong 1938. Ito naman ang litrato ng mga Pilipinong survivors sa Intramuros, Manila na kuha noong February 23, 1945. May kita ang ilang Amerikano sundalong umaalalay sa kanila. Ito naman ang litrato ni dating Presidente Manuel Quezon sa kanyang pagbisita sa Fort Santiago, Intramuros, Manila, katabi ang kanyang high-ranking army officers. Kuha ito noong July 28, 1939.